ang isa sa pinakamaliit na point guard sa PBA at kilalang player ng Lasal. Malikse, mabilis at pinaikot pang pasa. May nakapagtanong sa atin kung ano na ang ginagawa ni LA ngayon kasi hindi na siya nakikita sa PBA. Siya rin ay humihingi ho ng kahit konting respeto sa mga mababang teams kasi dyan siya nang galing. At alam niya ang pakiramdam na tinatapak-tapakan ng mga tao dahil sila ay underdog. Tara, ating kumustahin ang buhay ni LA Revilla ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais isusuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Luis Alfonso Revilla ay pinanganak sa Bacolod. Hindi man masyadong katangkaran kumpara sa ibang players ay may talento naman sa basketball. 5'7 lang ho si Revilla pero sa pagiging point guard para siyang si Ryota ng slam dunk, matinik sa assists at steals. Suportado ng pamilya niya ang pagiging varsity player sa San Beda High School pero later on, nirecruit naman ng Lasal. Sa eskwela ang ito, dito mas nakilala si Revilla noong naging backup siya ni JB Casio at Simon Atkins. Sa mentoring din ni Casio ay halos kapareha sila ng playing style. Natalo man sa Ateneo pero siya ay napabilang sa all-rookie team. 2009, maganda na sana ang momentum na ito kaso siya ay nagkaroon ng diabetes. Matamlay ang katawan at na-diagnose siya sa nasabing sakit. Type 2 po ang diabetes niya. Sabi niya ang pagka-diabetic niya ay dumadaloy na sa kanilang angkan. So talagang hindi maiwasan. Ang malungkot na balita, napilitan siyang mag-sit out ng 2 taon. Sa puntong yon, parang imposible na makabalik si Revilla sa paglalaro. Season 74, nakabalik si Revilla sa Lasal. Dahil gusto niyang bumawi, nilulubos niya ang kanyang playing time. Mga jumpers, threes under the basket, talagang humahataw si Revilla. At dahil sa kausayan niya, siyang naging leading scorer sa buong UAAP at pangalawa sa pagiging point maker, averaging 7.7 points, 3.7 assists at 1.8 steals na pinakamataas din sa season yon. Season 75, siya ay nakapagtala ng season high 19 points. Kaso sa kanyang basket attempt na twist ang kanyang ankle at pinalitan siya ni Thomas Torres. Season 76, kahit bench player na lang si Revilla, pero 2013, ang Lasal ay nagkampiyon na rin sa wakas. Sa mismong taon, naisipan na niya na magpa-draft kaagad at i-forgo ang kanyang final year. Noong 2013, wala masyadong pumapansin sa kanya sa draft kasi nga medyo maliit talaga. Round 3 lamang at 24th overall sa draft na pinili ng Ginebra pero di nakapag-sign. Kaya kinuha siya ng Global Port. Kaya lang isang taon lang siya dito, agad siyang kinupkop ng Kia ni Manny Pacquiao. Nung nakalaban ng Kia ang Pure Foods at tinalo nila, siya ay humihingi ng pagrespeto sa ibang teams at fans na sana ay respetuhin naman ng ibang team ang Kia kasi may future naman daw ang team. Sana naman daw kahit yun lang. Pero ilang taon ang lumipas, si LA ay pinalayas ng Kia kasi ayon sa kanya, may kakaibang handling ang team sa mga first pick kaya ang Kia ay hindi nakakasabay. Ayon sa kanya, kung totoo na kompetisyon ang habol, diba dapat si Sistan ay na-draft sa kanila tapos si Kiefer dapat nasa kanila din. Ang nangyari, nagalit ang Kia at pinalaya siya agad pero nilinaw niya na hindi niya pinagsisihan ang mga sinabi niya. Bago siya umalis, ay hindi magandang relasyon ng Kia at ni Revilla. Siya din ay binaba sa D-League. Pagkatapos siyang ma-release ng Kia, ay wala nang kumukuha sa kanya. Pero dahil sa 23 points niya sa D-League, kaya nagkaroon siya ng kumpiyansang mag-try out pabalik sa Kia Sorrento. 2014 to 2015, opisyal na siya sa Kia. Ang team ay may magandang hatak at tinatalo din nila ang mas malalaking teams. 2017, siya ay napuntang Phoenix at naging gwardiya dito ng 2 taon pero naging free agent din. 2020, siya ay nagkaroon muli ng pag-asa sa ibang team, ang Northport na siyang unang team na nilaruan niya. Hanggang ngayon, siya ay active player pa dito pero nasa listahan ng reserba at gustong lumaban para sa kanyang minutes. Teka, bukod sa basketball player, ano na nga ba ngayon si LA Revilla? Kahit politician ang linya nila pero business ang pinasok niya. Sa pagkakaalam ko, may sarili itong kainan tsaka meron din siyang pinaparentang studio units at endorser din ng Anta Sports Official, isang site na nagbebenta ng sportswear. Hindi man masyadong successful sa basketball pero sa tunay na buhay ay may bubuga naman. Yan si LA Revilla.
Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyo. Shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jimmy Perez, Michael D, Jovan Mangkaw, Jay Galdod, Alnash27, Kagawad Gatsa Kinudukusin, Michelangelo Aguilar, JJ Sibum, Mas Direct 7, Scout Ranger, Vincent Wheels, Andro Anyoza, Gideon De Leon, Dreamboy TV Official, Mark Hammond, Tio Dilandingin at Kai, Heidi Lannan.